Disclaimers. Ang video nito ay para lamang sa mga taong naniniwala ng pananampalataya at naniniwala ng swerte sa kanilang buhay. Pinapakita sa video nito ang mga iba't ibang kulay ng mga kandila at ang kahulugan nito. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. Ang mga taong gustong mabiyayaan at gumanda ang kanilang buhay at mailigtas sa mga kapahamakan at mga karamdaman ay gumamit ng mga kandila. Narito ang iba't ibang kulay ng mga candle or kandila para sa iba't ibang layunin nito. Ang white candle or puti na kandila, ginagamit sa panalangin para sa pangkalahatang kahilingan o ang tinatawag na general wishes. Ang white candle or puti na kandila ay para din sa matagumpay na buhay, bindisyon ng Diyos at sa mga bagay na pinagdarasal ng mga tao. Black candle or itim na kandila, ginagamit na panlaban sa mga taong naghahangad na mabigo ang nagdarasal para sa kaligtasan mula sa masasamang elemento tulad ng mga aswang, maligno at masamang kumakalat na espiritu. Ang green candle or birdie na kandila para sa pinansyal na pangangailangan, problema sa pananalapi upang mas lumago ang negosyo o pinagkakakitaan. Ginagamit din ito para manumbalik ang magandang takbo ng kabuhayan at nang magkaroon ng tuloy-tuloy na kasaganahan sa buhay. Ang red candle or pula na kandila, ginagamit para sa buhay, pag-ibig, para sumigla ang pagmamahalan ng mga kabiyak. At nang bumalik ang lumayong minamahal upang maalipin ito. Ang yellow candle or dilaw na kandila para matupad ang mga agarang panalangin tulad ng makapasa sa mga exams. Matanggap sa trabaho, mapagbigyang hinihinging pabor o sa tanggihang sa hinihinging tulong ng mga tao. Ang blue candle or asul na kandila para ma-promote sa trabaho, tumaas ang posisyon, makilala, hangaan. At purihin ng nakatataas. Ginagamit din ito para mangunguna sa mga contest o sa mga paligsahan. Ang pink candle, ito ay positibong mga pananaw sa buhay ng tao, sa pagmamahal sa mga kaibigan o pamilya. Araw-araw ay maligaya. Isang uri ng vibrational energy na nakakaapekto sa atin sa iba't ibang level. Subconsciously wise tayo nag-react sa isang specific color. Halimbawa, ang kulay red ay nakapag-stimulate at nakapagpapagising ng dugo. Ang blue ay may calming at soothing effect. Ang kulay ng kandila tulad ng iba pang bagay sa ating paligid ay susi na makapagbubukas sa ating subconscious mind. Maging yaong mga legally blind ay may kakayahang makakita o makadistinguish ng kulay. Sa pamamagitan ng pagdama sa vibratory effect ng kulay, nangyayari ito sapagkat ang mga pigment ay isang uri ng matter. At ang lahat ng matter ay nag-release ng energy at a certain rate of speed of wavelength. Ang naturang wavelength o frequency ang siyang nag-activate o nag-energize sa isang particular na bahagi o aspect ng ating pagkatao na siyang nakakapasok sa ating electromagnetic field o aura. Ang impulses nito ay nagtatransmit sa ating utak o brain sa pamamagitan ng nerve. Ang bawat kulay ay nagtataglay ng vibratory effects.